Tambayan! Magsisimula na ulit na mangulit ang mga tambay sa 89.3 Max Radio at Bandilio TV. Samahan sina Kap Ray, NP3, Carlo, Ninyel at Manong Nick Pedro sa Tambayan. Pag-uusapan ng mga bagay-bagay sa lipunan, pamahalaan at maraming kung anek-anek. Siyempre, di pa rin papahuli ang iba nating katambay, Attorney Ray Oliver Alejandrino, Kuya Abner Malabanan, Konsehal Anak Leto Third Alcala, Attorney Sunshine Abcedeliaga, Chris Escudero, tanda niyo pa? At marami pang iba na siguradong bubusugin ka sa impormasyon. Tambayan! Hello people! Kumusta na po? At ito na ulit kami para maghatid sa inyo ng mga balita at impormasyon na makabuluhan, siyempre. Ako po si Manong Nick Pedro. Good morning! Ay, kumusta po kayong lahat? Kumusta araw po ngayon ng Friday? Ngayon po ay October, December na gabi. October 4, 2019. Ah, October 4. Oh, okay. December na gabi. October 4, 2019. Kumusta po kayo? Welcome sa Umagang Tambayan. Dito lang po yan sa 89.3 Max Radio at Bandilio TV na nasa www.bandilio.com. Ako po si Ray Brion. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ah, tinanghali si Escudero ah. Ah, pwede kayong sumali, pwede kayong makilahok sa ating mga pinag-uusapan. Pwede sa 0932-8474-013. Text line natin yan sa mga nakikinig sa 89.3 Max Radio. At para naman sa gustong magbigay ng kanilang reaksyon at nanonood sa Bandilio TV, Bandilio lang po sa Facebook ang inyong itatype, mapapanood nyo na po kami. At syempre doon sa www.bandilio.com. Mapapanood din po kami ninyo doon at pwede rin kayo magpadala ng inyong mga reaksyon. Ayun. Ngayon ay dadalawa kami pero mamayang konti, tiyak na ubod na kami ng dami. Madami na ito man. Alam nyo kung bakit? Tinanghali lang naman si Escudero. Si Konsehal Sunshine, makakasama rin ho natin mga bandang alas 6 siguro. Mm-hmm. At ito pa, Manon. At ito pa. May bisita pa ho tayo. Yun ho mga... ang hinahanap! Ang mga VIP. Wow. Ang mga may hawak ng tangan sa hindi pala. Prime Water. Yan. Yun, alam niyo naman eh, medyo controversial ang Prime Water ngayon. Hinahalap sila ngayon, man. Abangan nun ninyo, mamaya hong konti yan, mga parting alas sa isi. Dadating ho yung mga yan at ating makakapanayam. Mahirap naman yung isang panig lang naririnig. Maganda rin naman ho yung marinig natin ang panig ng pagpapaliwanag. Mm-hmm. Diba? Ano ba yung nangyayari? Lalo na dyan sa party ng Tayabas. Yan, mga taga-Tayabas. Oo, at saka dito sa ano, dito sa lungsod ng Lucena. Diba? At pwede kayong magpadala ng inyong mga katanungan. Pwede kayong magtanong. Huwag lang nagagalit. Huwag lang nagmumura. Pwedeng magpadala. At yung inyong tanong, kami ang magtatanong dun sa mga taga-Prime Water. Ano? Yan. Mamaya po yan, alas 6. Abangan nyo. Sikat na sikat ang mga taga Prime Water. Aba, ayaw man. O ano, pakilala yung general manager kahapon doon sa tenement housing. Nagsisigawan ng mga kapot. Sila ang may pangatlo sa pinakamaraming palakbak bukod kay Mayor at saka kay, ano, kay Attorney Kabling. Kakaingit kayo ah. Pangatlo yung taga Prime Water. Sigit kayo ah. Binabanggit yun. Si Mayor ba nagbanggit nun? Taga Prime. Hindi, nire-recognize isa-isa yung mga guests. Taga Meralco, taga Prime Water. Palakpakan yung mga taga Meralco. Wala, wala reaction. Taga Prime Water, ang dami reaction. Hinahanap sila eh. Alam mo naman, dito nga Brad. Dapat ang Meralco, marami rin reaction. Alam mo kung bakit? Bakit ah? Eh, ang daming posto sa Oh, bati ka na. Good morning, Mr. Good morning. Escudero. Yes, yes, yes. Good morning. Alam mo naman, talagang nahuli.
Mukhang ito kung saan-saan naglamay kagabi, ha? Ha? Saan mabagaling ba tinigin na uli? Na napaan lang, napatagay. Ayun. Ay, pala naman eh. Eh, mga ganyan. Bumili ka naman. Hindi mo lang kami inuwi. Alam mo, nabili din pag inutusan. Ay, ano ba? Meron ba tayong bisita ngayon? Meron. Tay ka lang. Relax ka lang. Relax ka lang. Pinag-uusapan din namin kagabihan eh. Ah, ganun ba? Isang tagayan. Aba. Sikat na sikat ang QMWD. At sa inuman, sa upukat, pinag-uusapan. Aba. Ah, pinulutan nyo! Oo. Tapos kahapon, kausap ko si dating konsyal ng Pagbilao. Ay, si konsyal Rani Puentes. Eh, ang Pagbilao, ganun na rin din daw. Dati naman eh, hindi ganun. Ganun? Aba. Talagang marami. Itong Manong Nick, itong Herta. Ang oras daw ay alas 10 ng umaga, wala. Ah, nagkakameron. Hanggang alas 3 ng hapon lang. Aba, limang oras. Yun lang. Napakaswerte pala namin. Kami hindi nawawalan. Kahit anong oras. Wow. Medyo mahina lang ng konti pagkaminsan. Pero hindi nawawalan. Swerte niya man. Huwag naman. Baka... Nagsasahod kami sa ulan eh. Ayun. Parang kayo lang ang alak ng Diyos man. Swerte kayo ba? Yung iba nga, hinahalap eh. May pero meron totoo yung sinabi ko. Meron hong tubo. Pero walang daloy eh. Ay mamaya, baka naman may papaliwanag ng tagaki. Reserva nyo yung lahat ng inyong mga tanong. Mamaya, dumating kayo, baka bigla. Magdating yun, ano ba yan? May hindi naman kausap yung... Hindi, tsaka ano eh. Ito nga yung mga panahon na dapat marinig yung paliwanag nila. Kung ako, tatanungin sa mga taga-QMWD, pupunta ako doon sa mga imbitasyon ng mga media kasi ito yung time na kailangan mo magpaliwanag at kailangan marinig yung paliwanag mo eh. Ay, isipin mo, kung ikaw ang general manager ng Prime Water, kahit saan, ikihinihimulbulan, ultimo sa inuman. Hindi, kaya nga para maidepensa naman niya. Ay, di, siyempre, kailangan niya yung katulad nitong venue na... Tsaka siyempre, kailangan... Naliliwanagan din. Publiko. Baka diba? Naman mamaya, puna lang ng puna. Hindi naman alam yung ginagawa ng mga taga Prime Water. Mamaya, di ba? Ano lang sinasabi? Isipin mo naman, yung iyong pinagtatrabahuhang kumpanya ay dinadapurak ng taong bayan. Baka mamaya, may ginagawa pala yung Prime Water nang hindi alam ng pangkaraniwang taong consumer na katulad natin. Huwag mong ganyan eh. Maayon dito mo. Bira ka. Ito tuloy ko yun, Nick. Diyan ko na yung mga Prime Matter. Mga taga rito ba yun? Mga taga Lucena naman. Hindi ko. Hindi yata. Ito, mga idols. Tanong sa Prime Matter. Yo, may nagtanong na. Wala pa nga dito yung bisita. Nagtatanong ka na agad. Gusto yung mauna agad yung kanyang tanong eh. Mamaya, iahanda mo. Ay, nandiyan naman, nandiyan na. Nandiyan na. Wala mo. Maya konti. Sarap buhay naman, Duterte. Administration at pasyal-pasyal lang. Mm-hmm. Imposibleng sariling bulsang kinalkal upang sang katutak na Alipores ay libre pasahe ng kainaman. Maawa at mahabag naman, halos wala nang malamon mga hikahos nating kabayan. Pero kung humanda kayo at dinaig pa, mga asong barkadaha na wala naman yatang kapararakan ang patutunguhan. Wala naman si Putin sa Russia kasi nasa China, invited ni Xi Jinping. Nalulustay lang ang kaba ng bayan na parang mga linta, sinisip-sip ang katas at dugo ng buong sambayanahan. Gusto nang mag-black tie dito sa atin. Yan ang si Polkat, ha? Si Polkat. Yan Manong Nick. Parang gusto nang mag-black tie, mahaba ng tagsik. Alam si mas Manong Nick. Hindi na yan si Putin. Sino na Abo. Kasi... Kalokohan na namin doon. Hindi ba nagbabaliwala? Natatawa na ako dito. Kita mo. Hindi na si Putin. Kahit, isipin mo yan, wala sa sarasaya ang presidente na yan. Aba, ay si Alim Putin nga, kahit hindi si Putin yung asawa niya, siya pa rin si Putin. Alam ng Putin na yan. Putin na yan. Bag!
ganun ang sasabihin ni Paolo Duterte. Aba, si Duterte, ano, mayroong mga agreement na nilagdaan na. Mayroong magaganda, pare, na may magagandang balitang dala pag-uwi niya. Wala pala siya doon. Ang pinakamasamang balita lang niya pag-uwi ng Pilipinas, Manong Nick. Sasakit ang ulo niya kay Albayalde, kay Aquino, at saka kay Magalong doon sa ginagawang Senate investigation niya yun. Ay, antindi. May sumipot pang isa. Mga testigo. Si Retired General Gerlan. 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 Po, talagang... Ay, talaga. Pero ano ha, nililinis niya wala doon sa kanilang investigation daw nung nakaraan eh. Ano niya, sabi niya, internes naman kaya ano. Walang, kumbaga, walang matibay na batayan para nasabihin siya ay kasangkot. Oo. Pero, lumalabas doon sa kwento ni General Gerlan na, kumbaga, merong ano, merong mga, kung hindi man masasabing kapabayaan, may mga lapses si General Albayalde. Kasi mga tao niya yun, yung si Baloyok, kinulong na, Manong Nick. Oo nga. At sa Muntinlupa. Sa Muntinlupa. Dapat Pasay lang eh. Sa Muntinlupa. At alam mo bang, hindi, nag-aalala ako doon eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi kaya lumalayon. Ay tama-tama, pag lumalayo yun, hindi. Diretso na siya doon. Ano kaya yung... Baka lumalayo na. Diretso na yun. Kumayos yun eh, lumala. Eh, kasi pabago-bago ng statement eh. Sinasabi niya, kasama niya yung isang pulis. Ay, nung tinanong yung isang pulis, absent daw naman siya noon. May absent daw ako noon, di ako kasama. At saka, ang kwento, hahapon ng raid. Umaga pala. Kasama isang pulis. Hindi na madetermine ng umaga at hapon. Ano ba yun? Nako, yan yan ang malaking problema. At ano, si Aquino, medyo madamdamin Manong Nick. Binasa niya yung, ano, na siya ay, andaw, ayon dun sa kanyang kaibigan na nasa community, na security community. Sabi niya. Ano sabi? Meron daw mga pinagpaplanuhan sila. Yun ang eksaktong word eh. Pinagpaplanuhan yung pamilya mo. Yun ang sabi. Pinaghahandaan, parang ganun. Pinaghahandaan yung pamilya. Parang binasa ni, ano, ni Aaron Aquino yun eh. Pideya. Ibig sabihin may pagbabanta. Oo. Kaya siya kasi medyo... Tagalog ganun din eh. Kaya siya medyo madamdamin. May pagbabanta rin siya Tagalog. At kahapon ano na siya, diretso na niya sinabi na tinawagan siya. Yung sinabi sa kanya ni Albayalde. Sinabi na niya na. parang pinipigil na ilabas yung desisyon. Ba't hindi ko napanood yun? Oo. Ganun o ang sinabi ni, ano, ni Aaron Aquino. Madamdamin. Talagang... naglabanan na hirap, eh. Na-pressure siya doon sa ano mga retired unti-unti police. Nang lumalabas ang Marvel Avengers. Aba! Ay, nako. Ang hindi pa lang lumalabas Manong Nick ay si Panday. Pag lumabas si Panday, nandaan nyo. Yun ang aabangan natin. Panday, lumabas ka na. Dala-dala mo na yung ano, pinanday mong espada. Yung matindi yung ano na yan, matindi yung mga... pressure yan kay Magalong, kay Aquino, para sabihin kung ano talaga yung totoong nangyari. Siyempre, si Albayalde naman, tingin ko mukhang ano eh, mukhang, ayaw ko, parang hindi, ano lang siya. Nung magsalita si General Gerlan, ang lungkot ni, Albayalde. Ang lungkot niya. In fairness naman kay General Albayalde, meron din yung magagandang record dyan, di ba? Unfortunately, dito sa pagkakataong ito, siya ay medyo, ang nakikita dito ng publiko sa aking tingin eh yung yun bang parang napagtataktan niya nung panahong yun. Nung panahong yun na kasi 2013 pa nangyari yun. Kapapasok lang ng admin yun. Parang ang nakikita, ang nababakas ay yung pagtatakip dun sa mga tao. Ay, alam niyo naman, ganyan yan man. Albayalde. Hindi na nakikita yung kanyang mga good accomplishments. Hindi na nakikita dito yun. Kasi yun yung lumulutang eh. Yun ang masama pagkatapos siyempre siya ang pinakamataas. Kumbaga siya ang ano eh role model siya ng mga pulis dahil siya ang PNP chief eh. Diba? Okay. Tayo magko-commercial lang muna. Pero bago 'yon, a teacher, surveyor of truth and learning, a loyal devoted to serve, teach the children at teach a loyal devoted to serve to teach the children at
teacher here in her heart. Happy Teacher's Day. Kahapon yan. Pagbati ni Paul. Ito naman, isa bago tayo mag-commercial, Manong Nick. Ito yung isang pagdududa. Sabi niya, naiiwas na naman ang usapin sa GCTA. Ibig sabihin, yung nangyayari sa Senate ngayon, diversionary tactics yun. Gano'n naman. Oo, yung pagdududa. Haray, iwas daw ang usapin ng GCTA. Okay. Babalik po kami! Sandali, sandali lang. Huwag po kayong aalis dyan. At sa pagbabalik po namin, kasama na po namin ang mga opisyal ng Quezon Prime Water. Sandaling, sandali lang po. Babalik ang Umagang Tambayan. Gusto mong ma-maintain ng healthy white skin mo? Sutla Flawless Papaya Soap ang gamitin mo! Natural papaya soap na super effective na pampaputi. Wala pang harmful chemical ingredients kaya siguradong safe to. Mag-Flawless Papaya Soap ka na para sa healthy white skin! Mabibili ang Sutla Flawless products sa ML Tagaraw Street, Ilayang Iyam, Lucena City. Telephone number 795-3296 at 0947-982-9158. Kung sawa ka na sa getup mo na so last year pa. Aba, panahon na ng OOTD, ate, kuya. Maki-outfit of the day na, Eskinita Lukban. Dahil sa Eskinita Lukban, andyan lahat ng kailangan mo para sa get-up mong in-na-in at swabeng-swabe. Eskinita Lukban. T-shirt, polo, blouse, shorts, dress, chinelas, sapatos, bag, makeup, pati na accessories. Makikita mo sa Eskinita Lukban. Eskinita Lukban. Pambata, matanda, babae, lalaki, in-between. Ahay! Meron sa Eskinita Lukban. Eskinita Lukban. Friendly sa bulsa, pampaganda at pampapogi pa. Eskinita Lukban. Nasa Miramonte Phase 1, Barangay Tinamnan, Lukban, Quezon. Sa tapat lang ng SLSU. Eskinita Lukban. Ansent Restaurant, the first Hong Kong-style seafoods restaurant in Lucena City. Enjoy fresh seafoods of your choice, served by the friendly waiters and waitresses by the seaside. That's just right for family gatherings, business meetings, or barkada get-together. Located at Purok Talisay, Barangay Talaw-Talaw, Lucena City. Ansent Restaurant, the first Hong Kong-style seafoods restaurant in Lucena City. For inquiries and reservations, call 0917-595-4911 or 0995-201-7382. Ngayong buwan ng Setyembre. Ay, ano? Diretsahe! Tambayan! Magsisimula na ulit na mangulit ang mga tambay sa 89.3 Max Radio at Bandilio TV sa September 2, 2019. Samahan sina Capre, NP3, Carlo, Miniel at Manong Nick Pedro sa Tambayan. Pag-uusapan ng mga bagay-bagay sa lipunan, pamahalaan at maraming kung anek-anek. Siyempre, di pa rin papahuli ang iba nating katambay. Attorney Ray Oliver Alejandrino, Kuya Abner Malabanan, Konsehal Anacleto III Alcala, Attorney Sunshine Abcedeliaga, Chris Escudero, tanda niyo pa? At marami pang iba na siguradong bubusugin ka sa impormasyon. Tambayan! Tumambay na simula September 2 dahil ito ang tambayang may kabuluhan. Tambayan! We'll be right back.
Alright, pabalik ko kami sa ating palatuntunan. Ito ang umagang tambayan. At syempre, kami pa rin po ang inyong nakakasama. Narito na ho ang ilan nating mga bisita sa umagang ito. Ang katabi ho namin dito, si ang branch manager ng Prime Water, Engineer Jeff Gunay. Engineer, bati kayo. Eh, magandang umaga po sa lahat. At magandang umaga rin po sa inyo. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay binigyan po ninyo ng slot sa inyong programa para masagot po natin yung ibang mga concerns ukol po sa patubig po natin dito sa aming pong area. Okay. At of course, kanilang customer care head, si Mr. Rodil Jamie ba ito? Jaime. Okay. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig, tagapanood at sa inyo pong lalo na po kay Ima. Okay. At si Engineer Aris Resurrection, District Zone Head. Magandang umaga po. Salamat po kami na bigyan sa inyong palabas. At maraming salamat. Maraming salamat po at para mapaliwanag din po namin ang aming tawag dito. Yung panig. Parang si Sir Jaime, parang Tagalusena. Tagalusena ay sir? Opo, Tagalusena po. Sila na taga, ano po sila? Nag-meet na sir tayo? Tagalusena po sila. Sila yung mga nagpupunta sa barabarangay, hindi ba sir? Opo sir. Tama. Okay. Natatandaan ko na ako. Simulan natin. Siguro, unang tanong, engineer. Ano na ang development natin? Ano nangyari na doon sa Tayabas City? Ang dami nag-aabang ngayon. Apo. Ng mga taga-Tayabas. So, actually, nung time na nangyari yung event na yun, ang aming pong akala is yung Lovely Meadow subdivision lang talaga yung merong problema. Merong problema. Napupunta po sa opisina namin. Uh-huh. Actually, na-receive namin yung kanilang complaint nung Lunes lang. Lunes ng halos mga umaga ng tanghali. Doon namin nakuha yung complaint nila. And then, nung Lunes ng hapon, so kasi nag-assess muna kami sa opisina. So, pinuntahan kaagad namin yun. So, we assess kung ano yung naging problema. And then, it turned out na ang problema po doon is barado po yung linya natin. And meron din pong mga leakage. Yung main line? Opo. Uh-huh. So, normal po kasi na magkaroon ng pagkaba. Dahil paminsan, pag nagre-repair po tayo ng mga leakages, minsan may infiltration na nakakapasok. Mm-hmm. So, tapos yung source pa natin, di ba, ang source po natin ay spring. Mm-hmm. So, galing sa taas. So, minsan may mga maliliit na bato-bato din na sumasanga. Pero yung ginagawa po namin ng paraan na lalagyan din po namin ng filtration media para hindi na po yung nangyari. Mm-hmm. So, going back po dito sa Lovely Meadow, so, natapos na po namin yung halos half ng activity namin. Kaya, most majority na po dun sa Lovely Meadows ay nagkatubig na. Mm-hmm. So, kaya lang, sad to say, minsan mayroon nagsasabi na dapat pala kailangan mag-wake para magkatubig kami. Pero, hindi po ganun ang tunay na pangyayari. So, nagkaroon ng problema, ni-resolve namin, tapos namin nung Mercury. So, nabigyan po namin sila ng pag-tubig. Pero yung minabanggit mo na sa isang anong area yon yung hindi niya alam? Lovely. Yung iba po, kasi dito po sa bayan ng Tayabas. So, bigyan ko po muna kayo ng brief kung ano po nung bayan ng Tayabas. So, nag-start kasi si Prime noong August 16, 2018. So, actually, nung time na yon yung Vice Mayor pa nin din si Vice Nick Mayor, Abisamis. Nick Abisamis, kasama ng Sangguniya. So, constant din yung communication. Actually, pumunta sila sa office. So, nag-courtesy po sila sa amin. So, since kami yung bago. So, ay nilapit na sila na mga concerns nila dito sa area ng Tayabas. Mm. So, yung mga Lita, Mariposa, so, Green Heights, Munting Bayan. Mm-hmm. So, may mga Assamese mong bayan, yung mga upper part. So, nilapit nila. May problema na po talaga nun bago po kami nag-start. And then, meron po kaming, para matulungan po namin sila dun. Mm-hmm. So, sakto, meron pong ongoing project kasama si QMWD na natapos po namin nung October. Mm-hmm. And na-energize po namin yun nung October and November, banda October to November. So, yun po yung Dap-Dap Spring, yung source, bagong mm-hmm. source po ng sa Tayabas. So, from that time na na-energize namin up to June,
wala pong problema. Maganda naman po ang magiging supply dito sa Tayabas. Halos most of the area doon is nag 24/7. And may area lang din po na wala pong bababa ng mga 15 hours. Kung meron man po, siguro mga isolated cases na lang po yung problema. May problema sa after the meter o may mga leak na nasusolusyon na naman po natin. So going back po nung mga bandang mga third week o to fourth week ng June, so, nagkaroon po tayo ng challenge dito sa bayan ng Tayabas dahil nagsabugan naman po yung mga ano po nila. Linya. Yung mga linya. So bakit po nangyayari yun? Alin linya sumabog? May mga... Yung inyong linya, main line. Mga transmission lines. Okay, transmission lines. So paano po namin yun nalaman? So meron po kasi kaming mga gadget o kagamitan para malaman kung sakto pa ba yung dumarating na supply coming from our source. Mm-hmm. And then, nung chinek namin yun, maganda naman. Kasi dito sa Tayabas, so meron po kaming dalawa rin po pinanggagalingan ng source niya. Meron pong spring at meron pong deep well. Yun nga lang nga din po, meron silang sarili. Yun nga lang nga din po, nagiging notion ng mga taga ng mga kababayan natin sa Tayabas na bakit sa kanila daw yung source at ano daw po sila ng tubig. Hindi po yun. Meron po silang sariling source. Iba rin po ang source ni Lucena. And Pagbilaw. Si Lucena at Pagbilaw, meron, ang source po niyan mainly is galing ng Mait. Mait spring po natin. Nasa Lukban. Doon po nang gagaling. Si Pagbilaw, galing lang Mait spring. Pero itong Lucena, dalawa rin po. Meron pong deep well. Halos 15 deep wells po dito sa bayan ng Lucena. And then meron din pong spring. So, ibig sabihin, engineer, yung Tayabas, yung kanyang source sa kanya lang, yung Lucena, yung source niya sa Mait sa kanya lang, at yung Pagbilaw may sarili ding source, magkakaiba sila ng source. Opo. Meron lang din po na may ibang portion na kasi parang naging dealing na rin dati na yung tubo galing ng Mait spring dumuan po papunta dito sa Lucena, which is normal kasi itong Lucena way. So doon dumaan yung ibang mga tubo natin papunta po dito sa Lucena. So wala namang ibang dadaanan. So nagkaroon ng parang nabanggit sa akin na sige, papayagan ng Tayabas dumaan dyan, pero may ibang mga area doon na doon po kukonekta para maservisyohan po yung ibang areas ng Tayabas. So ibig sabihin, win-win solution, win-win ano naman yan. Para yung source ng Mait, yung nakakatapon pa rin sa Tayabas. Meron po, konti lang naman po yun. Yung halimbawa, yung Lovely. Lovely Meadow. So sa kanila, yun din na ba? Opiastos. Yung Opias. So doon din po siya. So going back, yung doon po dito sa Tayabas. So yun po. So nagkaroon po kami ng series of ano po dito na nagkaroon po kami ng mga breakage. So which is normal. Kasi minsan sinasabi din nila na bakit dati hindi naman din na nagkakaroon ng pagsabog. So syempre ano rin yun eh. Yung mga linya natin umaabot yan sa point of deterioration. Tumatanda. Parang sasakyan. Hindi naman pwede na pagkabili mo na sasakyan habang buhay. Ganyan kaganda ang klase na ano. Meron din naman. Kaya masabi natin na meron talagang naging problema. Tapos, nagdagdag pa tayo ng spring source na nagdagdag tayo ng supply dito sa Tayabas. So, nung nakita namin yung ganyang problema, na biglang nag-anuhan na nga po yung mga linya, so, meron na tayong pinropose na mga proyekto para gawin yan, para hindi na po maulit sa in the future. So, yun po yung pinag-usapan. Nung magkaroon ng breakage ng mga linya na binabanggit mo, engineer, ibig sabihin, humina ang supply sa kanila. Opo, humina ang supply. Kaya merong hindi na naaabot. Opo. Kasi doon pa lang sa binadaanan, nauubos na. Opo, nauubos na po. So, dito po sa Tayabas po kasi ang natatapon na tubig is halos 69% ang non-revenue water po dito sa ano. Or yung natatapon na tubig. Mas marami ibig pa. Mas marami pa yung natatapon kaysa dun sa ano. Sana i-distribute sa mga concessionaires po systems natin. Systems na siya. Bakit pwedeng sabihin, bakit hindi nyo agad i-repair yan? Bakit hindi nyo agad makita? So, dalawa po kasi ang klase ng leak. Merong visible leak at merong invisible leak. Yung visible leak, nakikita natin na nagsasurface,
Yung invisible, yun yung natatapon sa ilalim. Lumulubog talaga. Oh. Eh bakit hindi nyo kagad ma-determine? Siyempre nasa ilalim, hindi mo makita. So ang gagawin natin, iisa-isahin mo pa yung mga linya, mag-leak detection ka pa. So meron naman kami equipment. Eh gaano ba naman kahaba o kadami yung linya natin dito sa Tayaba? So nagpo-partition-partition po kami para ma-identify namin kung saan po talaga yung tumatapon na tubig sa ilalim na will really require some time. Pero walang nagre-report sa inyo? May nagre-report po kasi meron. Nang tungkol doon sa mga breakage na yun? Meron naman. O hindi rin nila nakikita? Yung mga nakikita ko yung surface leak, yung nakikita po nila. So, nagre-report naman. Pero yung mga natatapon, based on our assessment, yun po yung mas marami na hinahanap po namin sa ngayon. So yun po yung ginagawa po namin para kahit pa paano, maibsan. Pero yung long term po namin, is yung palitan na po talaga yung linya po dito sa Tayapas. Hindi pa nasisimulan yun? Ito po, October po siya mag-uumpisa. Magsisimula na yung pagpapalit ng linya. So kasi nga po, nung mga, ang interim band-aid solution na ginagawa po muna namin, nagre-rationing po kami dito po sa ibang mga areas. Pero hindi naman po totally buong ano is may problema kasi dito sa sa Tayabas, so yung mga may mga nagto 24 hours naman po. So although may iba talaga na 2 hours lang po yung supply sa kadahilanan na nga po natatapon yung tubig kapag ka walang nagamit, doon lang sila nagkakaroon. Doon lang nagkakaroon ng available na tubig, paakyat po sa kanila. Okay. May mga ganun po kami mga instances. Pero yung sa ibang mga areas po talaga na walang tubig, may mga areas kami dito sa Lucena Way. Dinidelibera naman po natin yun ng ano po natin ng mga water trucks. Sige. And then, coordination with kay Vice Mayor, so may pinahiram pa po sila ng isa para kung mas marami yung maibibigay doon sa mga marasyonan din. Marasyonan. And yung pangalawang band-aid na solution namin, so may ini-install po kami ng mga regulating valves para mapaakyat po namin yung tubig doon po sa mga upper portion na nagdadalawang oras at madagdagan po natin yung oras na mga 4 hours, 5 hours para hindi naman po para at least kahit papaano makasapat po sa pag-aaral. Madagdagan yung oras na may tubig. Madagdagan oras na may tubig. Yun po yung ginagawa po namin na sa ngayon. Okay. Babalik po tayo sa ating palatuntunan at didiretso pa rin natin yung pagtatanong sa ating manager ng branch manager ng Prime Water Engineer Jeff Gunay at sa kanyang mga kasama, of course. Pagbabalik ho namin, sandali lang. Kung sawa ka na sa get up mo na so last year pa, aba, panahon na ng OOTD, ate, kuya. Maki-outfit of the day na, Eskinita Lukban. Dahil sa Eskinita Lukban, andyan lahat ng kailangan mo para sa get-up mong in-na-in at swabing-swabe. Eskinita Lukban. T-shirt, polo, blouse, shorts, dress, chinelas, sapatos, bag, makeup, pati na accessories. Makikita mo sa Eskinita Lukban. Eskinita Lukban. Pambata, matanda, babae, lalaki, in between. Hi! Meron sa Eskinita Lukban. Eskinita Lukban. Friendly sa bulsa, pampaganda at pampapogi pa. Eskinita Lukban. Nasa Miramonte Phase 1, Barangay Tinamnan, Lukban, Quezon. Sa tapat lang ng SLSU. Eskinita Lukban. Ansent Restaurant, the first Hong Kong-style seafoods restaurant in Lucena City. Enjoy fresh seafoods of your choice served by the friendly waiters and waitresses by the seaside. That's just right for family gatherings, business meetings, or barkada get-together. Located at Purok Talisay, Barangay Talaw-Talaw, Lucena City. Ansent Restaurant, the first Hong Kong-style seafoods restaurant in Lucena City. For inquiries and reservations, call 0917-595-4911 or 0995-201-7382. Oh, nabalitaan ko,
po gusto mong ma-maintain ng healthy white skin mo? Sutla Flawless Papaya Soap ang gamitin mo! Natural papaya soap na super effective na pampaputi. Wala pang harmful chemical ingredients kaya siguradong safe to. Mag-Flawless Papaya Soap ka na para sa healthy white skin! Mabibili ang Sutla Flawless Products sa ML Tagaraw Street, Ilayang Iyam, Lucena City. Telephone number 795-3296 at 0947-982-9158. Alright, balik ho tayo sa ating palatuntunan at kasama na rin ho natin dito ang ating regular co-host every Friday, si Konsehala Sunshine Absende. Magandang umaga po sa ating mga bisita, Manunik, Kapitan Lil. At sa ating lahat po, magandang umaga sa mga nakikinig ng tambayan. Oo, kaya bago ka dumating, yung pinag-uusapan namin tungkol sa Tayabas. Oo nga po, narinig yung problema ko. Na. Pag-usapan, nagkaroon kasi ng rally ng Sangapon. Pag-usapan mo kaya natin mga tungkol sa tubig, hindi ba natin na pag-uusapan eh? Hindi pa ba? Hindi pa ho. Pag-usapan ulit natin. Pag-usapan ulit natin. Hindi, bago yung mga tanong kay Engineer Jeff, siguro basahin ko itong sige, ilang mga text. Galing ng Tayabas ito, Manong. Sige, sige. Sabi nung nag-text, yung nasa munting bayan na portion, bakit mula tuwing papahapon nagkakaroon ng tagas ng tubig at nagkakalat sa kalye. Nang ma-report sa inyo, pakutib-kutib kung hanapin ang tagas. Umabot ng buwan bago mawala ang tagas. Isipin niyo kung gaano kadaming tubig ang napapakinabangan. Tapos tatlo ito eh, bakit kung may mga problema saka palang hahanap ng mga gamit, hindi ba dapat may mga reserba kayo? Yung visible lake sa munting bayan, maawa sa ibabaw ng kalye. Isang buwan bago totally natuyo ang tubig. Pakutib-kutib at mabagal ang trabaho. Reaction po ito ng mga texter natin, Jimbo. Baka mayroon so, kayong gusto. So yun po, yung dito po sa munting bayan, so isa po ito sa rationing po na ginagawa po natin. Kasi ang schedule po ng tubig dito, pang hapon tayo dito, ano? So kapag ka nag-pihit po tayo ng valve, so automatic pag doon po pumunta yung tubig, so doon po lalabas po talaga yung leak. So doon po sa comment na materyales, so meron po kaming warehouse dito po. So meron naman po kaming mga materyales para po pang repair doon sa mga ganung klaseng ano. Itong munting bayan, kasama po ito sa proyekto po namin na papalitan po namin yung buong linya po natin dun sa munting bayan. Bakit po kailangan i-full rehab na po natin at ba't hindi na lang natin i-repair? So itong stretch po kasi ng munting bayan, katabi niya is drainage, ano? Sa drainage. So kapag kakatabi po kasi ng drainage yung linya natin, ang hirap po gamitin yung leak detection equipment namin dahil naririnig din po yung tunog nung nasa drainage. So, although masasabi mo minsan nagvisible leak siya dito, pag hukay mo naman dun, hindi naman dun kasi yung elevation po nung pababa eh. Gumagapang lang. Gumagapang po yung ano ng tubig. So, ganun po yung naisip namin, i-rehab na natin to kaysa naman bakbak tayo ng bakbak dito. Sinasabi nandito yung leak kasi dun dumalabas yung ano, pero pag hukay mo naman wala dahil nga gumagapa nga po yung ano natin. Siguro magiging interesado sila kung kailan sisimulan niyan. Ah, kasabay po ito nung yung proyekto po natin dito sa Tayabas is limang pipe rehabilitation, limang location. So dito po sa Lita Subdivision, sa Lovely, Munting Bayan, sa Matiuna. And then meron po dito yung 300mm asbestos doon sa Maitit po mismo. Na masiservisyo po yung Tayabas and dito po sa Lucena. Timetable? Ang timetable po namin, pinakamatagal na po yung first quarter next year. Pero, ibig sabihin, pagsinimulan ng October hanggang, hopefully, hanggang first quarter next first quarter. Tapos na siya. Tapos na. Po, ay, iba-iba po siya kasi sabay-sabay naman po siyang gagawin. Halimbawa, itong si Lita, so siyempre hindi naman masyadong mahirap buwan kasi looban, subdivision. So mga tatlong buwan hanggang December, pinakamatagal na January, tapos po yun. Pati po yung dito po sa, ano, sa
sama Tiunat Lovely, no? Tiunat Lovely Subdivision, ganun po yun. Ang medyo magkakaroon lang tayo ng matagal dahil mahaba yung transmission line kasi yung papalitan natin halos 3 kilometro. So yun po yung mga bandang first quarter next year pa po natin yung matatapos. Ayun. So yun naman po yung mga proyekto na ano na ginagawa po namin dito. Yun po yung long term para sa Erin Tayabas. Pero hindi ito po mismo sa Tayabas. Ano yung mga band-aid solution para kahit pa paano madagdagan? Kasi may ibang mga areas nga dito na mga 2 hours lang. Ganyan lang yung supply ng tubig. Dahil kung kailan na walang mababaan demand, doon lang sila minsan naabutan ng supply ng tubig. So, yun nga po yung mag-install po kami ng mga regulating valves para at least matimpla namin, mapangat namin yung tubig po sa mga upper portion at madagdagan po yung number of hours ng supply po namin sa kanila. Mm-hmm. Doon naman po sa mga ibang hindi talaga kaya patubigan pa sa ngayon, so dinagdagan na po namin yung fire trucks. Kasama po natin tumulong po yung sa Sanggunian. Mm-hmm. So pinahirap po kami ng isang fire truck na talagang yun po yung mag-iikot po din dito sa Tayabas. Mm-hmm. Kasama daw sa ano? Sa consideration yung paglalagay ng fire hydrant pagkagagawin yung mga bago? Opo, kasama po yun. Doon po sa mga projects na ano po namin, yung magagawin namin, so, basically maglalagay po kami ng tigiis-tigiis ang mga ano po doon, mga fire hydrants. Okay, Tayabas yan. Lusay na lang tayo. Lusay na naman. Okay. Magtampo. Sabi niya sa akin po, parang tumatanda ako dito. Magtampo mo ako si Lahin. Yung mabdi yata ako naalala niyo yung pinagpunta ako kasi bago pa lang ako. Pogi-pogi kayo eh. Hindi ka pa nasasalang sa ano. Baka po hindi na kita makilala. Titig na. Hindi ka pa nasasalang sa napakaraming problema ng problema talaga. Isang taon, di ba? Unang tanong, Manulik sa Lucena. Bakit daw may buha-buhang ilang gripo? Sabi nito nag-text. So yun po yung nabanggit ko kanina, pwedeng maging cause niyan, baka may problema po dun sa after the meter na linya po niya. So pangalawa po, since mataas po yung non-revenue water or losses, yung mga, may mga breakage, mga biak yung mga linya natin, may makunting infiltration po papasok po, kaya minsan po is nakakapasok po doon, papasok po ng kanilang sambahayan. Pero pag may mga ganung kaso naman po, maganda ma-report ko sa amin para matulungan po namin sila ayan, sa pagtatanggal ng ano. Sino yung ano yan? Sino yung antas na yan? Ano naman? Anong number? Buhangin na, buhangin. Anong number para i-report sila? I-report sila. Prime Water, yung Facebook page po namin, yung Prime Water Quezon Metro. So meron naman po. Natanggap kayo doon ng mga reklamo, papadala sa inyo, reports? Lahat po, tinatanggap naman po namin. Lahat, complaints, mura. So lahat. Ayun po, sila pong naka... Pinagbibigay mo sa kanila. Siguro si Sarah madalas makatanggap sa customer. Sanay na sanay po. This is normal, naintindihan. Oh, of course, of course. Kailangan malaki ang puso mo dyan. Malaki ang puso mo dyan. Nasa service, ano tayo, customer-oriented na ano eh. Pero yung mga ginagawa niya, yung mga engineering works niya, katulad dito sa parte ng EM na ito, na nakapag-ano na kayo dyan, ano, naiayos niyo na yan. Para pinaltan niyo rin yan eh, no? Kasi nitong huling hukay dyan eh, ang laki-laki ng hukay, at saka isang diretsyong-diretsyong pag-ano, no? Pero in fairness sa inyo, ako magsasabi, doon sa aming lugar, doon ako sa papuntang landing, kung tawagin dito eh. Hindi kami nawawala ng tubig. Swerte niyo, Manunik. Parang kailangan alak na Diyos, Manunik. Magsasahit pa kami sa ulan. Swerte! Para kaibigan niyo si, ano, si engineer. Yung mga areas. Hindi, nagtataon lang talaga na hindi nawawala. Sadya. Kung pinamalong kung pinamalong Nick ay hindi nawawala ng tubig 24 hours. Sa amin naman, madalas walang tubig. Sa amin gabi. Yun naman po yung ano natin eh, yun naman po yung plano natin kung bakit po din nagkaroon ng joint venture din eh. So, ang service obligation namin, so syempre, pagbigyan namin ng 24/7 yung customers po natin through projects na ginagawa po natin, face by face po yun. Bakit may mga reaction na engineer na naririnig tayo na ang sinasabi? Ewan ko lang, siguro kayo umapagpaliwan. Parang mas, kumbaga nung sa QMWD dati, mas maayos-ayos pa yung servisyo. Bakit daw parang nung nalipat sa Prime Water, ba't parang medyo hindi daw gumanda yung servisyo? May mga ganun reactions. May
may pwede po magkaroon ng reaction kasi yung mga ibang napaganda rin naman namin, hindi naman po sila nag-iingay. Normally, yung nagsasalita po talaga dyan is yung mga hindi pa natin po napapaganda ang servisyo, which is normal naman talaga, talagang mag-init ang ulo. So, syempre po, may mga pagkakataon pagdating namin. So, minsan yung nabanggit ko po kasi inyo kanina, Manong Nick, na bigla-biglang magkakaroon ng problema. So, biglang sasabog, sasabihin nila, bakit gano'n nung panahon ng QMD naman nakaganyan? So, minsan napag-aabutan din eh. Kahit naman sa problema, minsan dumarating yung problema na hindi mo expected. So, may mga gano'n. Pero, kapag dati naman yung may tubig at biglang nawalan, so, meron nang madali na po namin yung matotroubleshoot kasi pinpointed na po kagad. Like for example, dito sa Lovely Meadows. So, nagkaroon po sila, bigla po silang nawala ng tubig. Nung pinuntahan po namin doon sa area, ang problema po nila pala is barado po yung alinya nila. Niresolve po kagad natin. So, naibalik naman po natin sa dati. So, kapag may mga ganyan kaso, mas maganda po, mabanggit po kagad sa amin. Kasi minsan may mga nagre-reklamo ay nagpupunta sa amin sa office, ang sasabihin isang buwan o dalawang buwan na daw po silang ulan ng tubig. Pero paminsan pag-iimbestigahan namin, hindi naman pala ganun talaga yung sitwasyon. Well, siguro baka in-exage para mas puntahan ka agad namin ng agad-agad. Meron isang nagre-reklamo sa amin dito, pinarating dito yung reklamo dyan sa may parte ng gulang-gulang. Doon sa employees. Opo, oh, sa pababa ng Sampalola. Oo, oh, yan. Sampalukan. So, yes. Oo. Oh. Ano po? Puro pagkakaisa. So, yung mga magkakasama po yan. Eh. Yung dalawang oras sa Tayabas, dito, days in between ang dating ng COVID. Nag-meeting-meeting na nga daw eh. At mag-arari na rin eh. Natanggap ko ito pa yan. Ano po siya, every other day po yung iba doon. Tapos gabi pa yata nadating na engineer. So, actually, yung meron din po tayong proyekto doon sa pagkakaisa. So, ongoing po yun. So, siguro by November or December, tapos na po yung proyekto po namin. Matutuwa yung mga taga-roon. Opo. So, yun naman po yung hiniano na po namin ng pangunawa na hintay na matapos po ang aming proyekto po dito sa pagkakaisa para mapaganda po natin yung dito po sa bandang mga North. Ang hirap nung hinihingi mo ngayon, yung pangunawa. Okay. Alam mo yung isang kumari ko, naliligo sa opisina. Maliligo siya sa opisina dahil talagang yung training nila. Nung ikap po natin, dahil napupuyat sa gabi. Sadyang, at saka nagkakaaway-away ang mga kapitbahay tungkol sa tubig, konsekwensya. Yung binabanggit ni Gonsiel na nagkakaaway-away tungkol sa tubig, yung taga sa amin, samantalahin ko natin dito, kasi nagtatali yung dalawang magkapitbahay. Sa amin po, parang silang dalawa ni Sir, hindi ko alam kung tanda nila ako, na nagpunta po kayo sa amin sa barangay, kasi yung barangay namin, sadyang walang tubig. May linya kami pero wala kaming tubig. Hindi ko alam. Talaw-talaw po. Oo, sa talaw. Hindi ko po alam kung ano na nangyari. Wala kasi kaming update na. Hindi na sila bumalik. Natuwa yung mga kabarangay namin. Nung balita namin na nagpunta yung mga taga-prime water, alamin kung ano yung problema. Kasi sadya pong doon, matagal nang may linya ng tubig doon. Pero pwede ka magtayo ng vulcanizing dahil hangin lang yung lumalabas. Hindi ko po alam kung anong problema at saka ano ng update. Pero meron namang parang minsan yata may madaling araw hanggang alas 5 nawawala na. Yung may mga linya na doon, yung iba ayaw na magpakabit kasi nadala na. Ano na po kayo update doon na engineer? Yung po ay pinunta ni Engineer Romero na ang immediate solution na po talaga po namin ay kumbaga talaga hindi umabot na yung tubig sa talaw-talaw. Nag-meet halfway po na dinideliveran muna po natin ang talaw-talaw for at least para at least mabigyan po sila ng tubig. Nag-deliver every Tuesday and Thursday po sila nag-deliver. Saan po kayo dinadala? Hindi ko alam. Meron po nag-deliver po sa talaw-talaw. Wala coordination sa amin kasi sa barangay kasi siya ang kapila ng barangay doon. Wala coordination po sa amin kasi nung nagpunta kayo na lang. Eh, magandang pagkakataon po ito na kaya nga sabi ko sa mga coordinate natin kala sir na may alam ko may nagdadalawang tangke ng tubig ng Batakaymak in Darga. Hindi ko alam kung ano yun. Sa amin po galing
Asa inyo ba yun? Labutan din po kasi namin. So, may yung tatlo po kasi ang fire truck po namin dito. So, yung iba mga donate po sa QMWD pa. So, yun din nga yung nagiging ano nung ibang mga taga-Tayabas na may ibang iba daw yung nagdi-deliver sa kanila, hindi naman daw si Prime Water. Gusto mo din ay okay marketing. Pero si Prime Water po talaga yung nagdi-deliver doon. Nga lang yung nakalagay lang na tatak. Pero hindi namin alam, guys, sa amin sa bangay. So, hindi namin alam na Prime Water namin. Kasi wala namang coordination sa amin. Talagay na po namin yun ng tarpaulin yung ano, para kitang-kita ng mga ano natin. Kasi nga iniisip nila, hindi naman sa inyo yun. Kasi iba nga. Totoo yun, ganun na lang. Iba na nga naman yung nakatatak. Amin po yun, empleyado po namin yung nagmaano po doon, driver, saka yung naglalagay ng tubig. Meron po bang nagko-collate ng mga complaints, halimbawa for Lucena, ng mga complaints for yung mga water services? Apo. So, dalawa po kasi yung ano namin, yung platform namin para makakuha po kami ng complaints from our customers. Una, yung pag-walk-in. Siyempre, pag pumunta po sila sa opisina, apo. So doon po sila mag-complain, bibigyan po sila ng ticket. And then, yun po yung i-resolve ng team po natin. Pangalawang platform is through Facebook page po namin. So, yung Prime Water Quezon Metro, may messenger lang po. So, sila rin po yung nag-aano. Kasi, doon po sa sinasabi ninyo na mga kanina na kailangan din yung mga complaints na yun para ma-identify nyo rin yung mga problematic areas. And kaya, based on that na collected complaints, pwede rin kayo na mag- siguro i-project yung mga anong mga solusyon na gagawin doon sa mga complaints na yon at mapakita doon sa mga tao para may idea rin lamang sila kung hanggang kailan ba kami magtitiis, ano bang ginagawa. Ang hirap kasi kung nanghuhula ka lang tapos parang araw-araw ay ano pinapahirapan ka na hindi wala kang nakikita na solusyon at ginagawa. Kaya baka po ayaw rin naming umabot na katulad ng nangyari sa Tayabas kasi alam ko meron mga lugar pa rin dito sa amin na ganun ang sitwasyon pero hindi pa umaabot sa ganun pero baka hindi namin sinasabi nila kaya rin nila yung gawin kung diba, dulan. Hindi. Alin pang lugar dito ang magkakaroon ng mga major engineering works? Yung second na una po yung mga pumping station po natin. So meron po tayong may problema rin doon. Hindi po tinatapos yung mga proyekto po. Yung rehabilitation works po yung major dito sa Lucena. So itong parte ng Dalahican. So, kailangan i-rehab na rin din natin yan para ipapuntang Talaw-Talaw. Kailan sisimulan po yan? So, by next year po yun. So, next year? Second phase po ng January, next year? Mga first quarter po. First quarter? Hanggang March. Mga March. Start po tayo ng mga diggings po doon. Para mapalitan po natin yung linya. So, pangalawa po is yung dito po sa... Ano pa yung mga ano pa natin? Nakalatag na yan. Hindi, yung bago natin. Yung Purok Baybayin, yun po yung proyekto naman po namin para, kasi sa ngayon dito nabanggit ko po sa inyo, sharing po yung pagbilaw in Lucena, yung portion ng pagbilaw in Lucena. So, nagtayo po kami ng bagong source para at least masolo na talaga ng Lucena yung pagbilaw line galing ng Maiit. So, makakadagdag po yun ng supply papunta po sa atin, papunta po dito sa Dalahican. Makakatulong din po siya, pero I'm not saying na buo kagad pag natapos yun, fully magiging 24/7. So, portion pa lang po yung magkakaroon doon. So, ano pa yung ano natin? Yung sa Cita Grande mo, so sa Villa Parte. Ayun, yung sa Cita Grande. Villa Parte. Meron po kaming deep well. So, tapos na po yung drilling.
ang ongoing na ginagawa na lang po namin is yung pipe laying para mapatubigan namin yung ano yung Villa ano Villa Villa Fuerte Suarez. Aha, yung lambing yun, yung kabuuan ng lambing na yun. Aha, sama po yun. So and yung nabanggit ko po kanina yung puro pagkakaisa. Yung, ay puro pagsisikap pala. Lito po ako. Saka yung kasama niya sa sinasabi ni attorney, no? Sampalawang Sityo Tando. Sityo Tando. Yes. Ayun. Kasama niya po siya. Every other day po yun. Nag-iahati po ang pagsisikap at saka yung Sityo Tando. So kapag pubos na... Anong nag-iahati? Every other day supply. Po. Supply? Supply. Yung pinipihit niyo yung ano? Yun po yung binanggit ko kanina na kailangan po namin yung gawin para mapaabot doon sa ibang mga area. Yes, yes. Kaya po siya nag-every other day, nagpipihit po kami para doon sa ibang area. At sila naman yung masuplayan. Iba naman yung susunod na araw naman. Ang timetable doon? So, iba-iba. Doon sa binabanggit mo, Villa Puerte. Halimbawa, na yan, yung Villa Puerte Suarez na yan. December po yan. Tapos mga December, matatapos na yan. Okay. December, January. Oh, yung Sityo Tando. Malapit doon. November, December. So, ongoing ngayon. Magiging tayo ng konting, ano, ng konting buffer. So, ongoing ngayon. Pasko nila. Engineer, ongoing. Ongoing yung mga project na yun. Ginagawa lahat yan. Oo, ginagawa na yun. Okay. Okay. Alin pa? Sa Lucena ang ginagawa? Sa Lucena. So, ito yung natapos po namin yung sa gulang-gulang na project po namin. Mm-hmm. So yung anong sa ito, 300 na 250 mm, pantulong po yun para po dito sa gulang-gulang area. Kasi yan, may mga areas po talaga kami dyan na hindi pa po ganun ka anong supply. Mm-hmm. So tinatapos lang, natapos yung pipe laying, pero yung ipang susupply po namin, yung ongoing, yung isang well po namin sa anong well line. Well 9 po namin sa Goodluck Hills. So para po yun po yung makakadagdag ng supply na makadaloy doon sa bagong linya na natapos po namin. So makakatulong po yung sa gulang-gulang and dito po sa area po dito sa bayan. Yung isang nakita nyo po dito na yung ginagawa po yung tinapos po namin dito sa Tulay. So yun po yung nakatulong din po dito po sa some parts of bayan. Pero may ibang mga bayan pa dito na barangay na hindi pa rin po ganun kaganda ang supply. So may inaayos na po kaming yung pumping station na kakatapos lang po namin yung dito po sa Ciudad Rimbino. Yung Wellmanville mga katlalo rin doon. Ano? And yung isa yung Wellmanville na deep well na dating 12 hours lang kasi yung operation niya kasi genset. 10 hours pala genset operated. So in-apply na po namin siya sa Merarco para maging 24 hours. So malaking tulong na rin po yung papunta po dito sa bayan. So yung nabanggit niyo po kanina, attorney, yung mga problematic areas, so actually identified po namin yun. Yung po na Labas, Puro Pagsisika, Punson, part of University Site, Andaman. May Mantigi. Kasama, pumila. So, yun po, nakukuha namin yan, syempre sa pag sa tawag po ng customers, sa pag-fill po ng mga ano po namin. And yung panahon pa rin po dati nung dumating po kami. So, yung mga proyekto naman po namin. So, yung iba, inabutan nyo ng problema sa madaling salita. Po. Ang tinutumbok naman po nun is yung mga problematic, ano po muna natin, problematic areas. Mahirap naman na magpalit ka agad ng, na hindi pa naman problema. Okay. So, focus muna sa iba. Ituloy ulit natin yan na pagbabalik natin, meron lang kami ilang mga paalala dito para sa last stretch ng ating palatuntunan. So, maraming text man ang Nick na babasahin tayo. Babasahin natin. No? Pagbabalik ko namin, abangan nyo. Sandali lang. Glowing skin ba ang gusto mo? Pero gusto mo rin ay effective at affordable skincare products. Worry no more! Dahil narito na sa Quezon ang Sutla Flawless. Subukan ang iba't ibang klase ng pampaputing sabon. Flawless papaya soap at glutathione with green apple. Puputi ka na in 2 weeks. May exfoliating effects pa. Pimples at iba pang skin problems? Nako! Flawless guava soap at noni mangustin lang ang katapat. Kung may dark spots ka naman, sagot ka ng flawless banana soap. May slimming soap at cream din kami para mas mabilis ang pagiging sexy.
habang nag-exercise. Sutla Flawless. Effective, safe, affordable. Achieve mo na ang magandang kutis. Ang Sutla Flawless products ay available sa ML Tagaraw Street, Ilayang Iyam, Lucena City. Tumawag o mag-text sa cellphone number 0922-835-8025 o sa kanilang landline sa 995-2296. Aba, panahon na ng OOTD, ate kuya! Maki-outfit of the day na, Eskinita Lukban. Dahil sa Eskinita Lukban, andyan lahat ng kailangan mo para sa get-up mong in-na-in at swabing-swabe. Eskinita Lukban. T-shirt, polo, blouse, shorts, dress, chinelas, sapatos, bag, makeup, pati na accessories, makikita mo sa Eskinita Lukban. Eskinita Lukban. Pambata, matanda, babae, lalaki, in-between. Hi! Meron sa Eskinita Lukban. Eskinita Lukban. Friendly sa bulsa, pampaganda at pampapogi pa. Eskinita Lukban. Nasa Miramonte Phase 1, Barangay Tinamnan, Lukban, Quezon. Sa tapat lang ng SLSU. Eskinita Lukban. Ang Rosy Peel ay may pinagsama-samang prutas ng strawberry, guava, kamyas at bignay. Masangkap na natural para paggandahin ang kutis. Ang Rosy Peel ay good antioxidants, anti-aging, antibacterial at good source of calcium and vitamin C para palakasin ang immune system. Mag-take na ng Rosy Peel Capsule for soft, smooth, rosy white skin. Para sa inyong mga tanong, mag-text sa 0932-856-0795. Rosy Peel Capsule. Available sa Mercury Drug, South Star Drug, and other drug stores nationwide. Beautiful people, top designer clothes. Mahalagang paalala, ang Rosy Peel ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong buwan ng Setyembre. Ay, ano? Diretsahe! Tambayan! Magsisimula na ulit na mangulit ang mga tambay sa 89.3 Max Radio at Bandilio TV sa September 2, 2019. Samahan sina Cap Ray, NP3, Carlo, Miniel at Manong Nick Pedro sa Tambayan. Pag-uusapan ng mga bagay-bagay sa lipunan, pamahalaan at maraming kung anek-anek. Siyempre, di pa rin papahuli ang iba nating katambay. Attorney Ray Oliver Alejandrino, Kuya Abner Malabanan, Konsehal Anak Leto III Alcala, Attorney Sunshine Abcedeliaga, Chris Escudero, tanda niyo pa? At marami pang iba na siguradong bubusugin ka sa impormasyon. Tambayan! Tumambay na simula September 2 dahil ito ang tambayang may kabuluhan. Tambayan! Ansent Restaurant, the first Hong Kong-style seafoods restaurant in Lucena City. Enjoy fresh seafoods of your choice, served by the friendly waiters and waitresses by the seaside. That's just right for family gatherings, business meetings, or barkada get-together. Located at Purok Talisay, Barangay Talaw-Talaw, Lucena City. Ansent Restaurant, the first Hong Kong-style seafoods restaurant in Lucena City. For inquiries and reservations, call 0917-595-4911 or 0995-201-7382. Okay, balik ko tayo sa ating palatuntunan. Kapitan, yung mga... Ito, may mga text, natin text din na babasahin po natin, Manong. Sabi nito, good AM, Engineer Jeff. Dito rin sa Stephen, di nawawala ng tubig. Big thanks. Lagi big ito, thanks talaga. Si Kuya Bong Diaz, Manong. Ah, okay. Stephen compound out, di nawawala ng tubig. Sabi naman itong isa, pag ba ang tubig naging madumi at nagka-amibiasis ang consumer, may ayuda kayong tulong? Ayun, yung tinatanong ni Christian kanina.
Tapos ito naman, dito po sa amin sa Dalion Street, sa Barangay 11, malapit sa Quezon Avenue, doon sa manhole ng Digitel na pag-aari ngayon ng PLDT, ay may bumubulwak na tubig, lalo na pagdating ng hapon. After 5 p.m. na doon lumalakas ang presyon ng tubig dito sa amin. Hindi po kaya related ito sa mga linya ng prime water. Pwede kayang mapacheck ito kasi basang-basa ang kalsada at nagpapasukan sa mga crack ng kalye na maaaring mag-cause ng pagkasira lalo ng kalsada dahil pababa ang lupa. Kailan natin pwede papuntahan yun? Mamaya po, pupunta po mamaya, natin okay. Sa Dalion. Ayan o, pupuntahan na ganyan ni manager. May mga, actually may mga nagre-report na ito, may mga leak dito kasi dito sa dami po talaga namin mga areas na may leakages. So, actually nung dumating po kami dito, halos 2,000 na yata yung nabungkal namin dito para i-repair po yung mga leakages. Almost 2,000 locations na. Madami, no? Dami po dito sa area. And counting, marami. So, syempre, may ibang mga areas po kami na inuuna muna. May mga panggabi po kasi kami na tao na nagro-robing, nag-iikot. Actually, baka nakita na po yan. So, kaya lang, sa dami, so, in order of prioritization po muna yung kailangan po namin gawin. Dagdagin nyo tao, pero, no? Yun po yung, tama po yun. So, yun po yung gagawin po namin. Magka-train na, kami. Mag-ano po kami, mag-dadagdag na lang po kami para at least kahit paano, mas mapabilis po natin. Ito ba, good evening po, Manong Nick, pakitanong po yung dito sa amin kung pwede makabitan dito sa ibaba ng employees, purok bagong silang, deep well. Deep well po, 15 years na po kami nagtitiis. Dito po ito kami sa may Lihay, katabi ng Sityo Tando. Purok bagong silang. Gulang-gulang ito. Sige, kami tayo ba? Pwede kayo. I-turnover po dapat sa amin yung DPWH. Ah, hindi turnover eh. Yung i-rehab tapos i-turnover nga po sa amin. Mm-hmm. Kaso, di ba po mas may, ano tayo, may project na tayong purok pagsisikap. Kapag focus kasi na-energize natin yung purok pagsisikap, masosolve po ng Sityo Tando yung, ano, yung linya natin. Kasama so, yung purok bagong silang. Pwede pong maikabit po sa atin kasi hindi na makikihati ang purok pagsisikap at saka ng pag-ibig po eh. Ano tawag yung kanilang gagawin para so, makabitan sila ng linya? Hindi lang po, bus muna natin bus yung project. Yung project sa purok pagsisikap po. Hopefully. November or December. Okay. Ito nyo, pagka hindi tira tumupad, mag-text ulit kayo dito sa atin. Tama. Yung isa naman, wala pa. Yung isa naman ay galing kay Kapitan Peter Dalion, yung sa Barangay 11, baka daw pwedeng doon na kayo makipag-coordinate sa barangay at sasamahan kayo naman. Tutulungan kayo ng ano? Barangay. Tulungan kayo barangay ng barangay. Para makita agad. Okay po. Yun. Barangay 11. Yung mga mensahe pa natin iba sa ano? Yung mga kapitan, alam nila yung sitwasyon sa kanila eh. Meron ba kayong coordination with the ABC? Association of Barangay Captains? Para isang upo, isang report, nag-gather na rin lahat ng okay. Information. Sa ngayon po kasi ang ginagawa po muna namin, kasi kada area meron po kaming territory representative na tawag namin. Then sila po yung parang mukha ng prime water na pumupunta po per barangay. Mm. Nag-i-explain sa kanila kung ano po yung situation, okay. Po yung mga ano. So, sige, attorney, baka pwedeng maganda rin tipong isahan na magkaroon ng isang ano talaga. Parang next kasi week na may meeting kami sa Liga ng mga meron every month, sorry. Once a month, nagbi-meeting sila eh. So, pwede nang, hindi pa kayo nagkakaroon ng pagkakataon na makipagharap sa kanila. Sige po, i-ano po namin yun. Magkaroon po kami ng, kanya po kaya kami pwede makipag- Sa ABC na lang, kay Kapitan Boy sa Liga. Okay, refer ko kayo, Engineer. Mamaya. Maganda po. Maganda po. Kaya ako nung inyong tarjeta. Para po may po ano kami doon na pupunta doon, update para ano po. Itong isa ba text Manong Nico, yung sa Talaw-Talaw nung ito. Good morning po, yung dito po sa amin na mismong kabahayan sa Talaw-Talaw, kailan po kaya tutulo? Yung tubig kasi nasabi nito iba, hindi bang tulo ito, Engineer. Tulo ng tubig ito. Kailan daw tutulo yung tubig, Engineer? O luha. Pwede rin. Matagal na luha. Ayun po yung kanyang tanong. Ayun dito po sa, yung sa ngayon po kasi hindi pa po natin naumpisan yung mga proyekto po natin papunta dito sa Talaw-Talaw. So, yung band-aid muna natin is gagawin nga po natin, magdi-deliver. Mm-hmm. And pag-usapan po natin siguro offline kung ibalik natin yung sinasabi ninyo na magtayo tayo ng ano ron. Yes sir, yes sir. Ng tanke para po at least di-deliveran na lang at yun po yung ma-distribute natin muna sa mga consumers habang
hindi pa po tayo ganun kaganda yung supply ng tubig. Pero yung long term po natin dyan, fully by next year, next year tama, first quarter, maumpisa po natin yung rehabilitation works po dito naman sa parte ng Dalahikan naman po. Makakapagpakabit na yata ako ng tubig ang, next year. Ang question ko, nung nagkakaroon ng mga ganitong problema sa supply mo, yung long term din ng source of water natin ay nasisigurado ba? Kasi minsan nagkaka-problema, halimbawa yung mga sadyang pinag-agalingan ng tubig na kahit maayos ang mga linya natin, kung wala sadyang source of water, ay meron ba tayong proyekto na tumitingin sa ganong issue? Actually, may ibang mga... Sa ngayon po muna, itong supply natin dito sa Mait, maganda pa naman po yung level niya. Mas gumanda po siya as compared last year kasi marami na po tayong mga na-recover na tubig dahil marami na po tayong na-repair na leak. Mm-hmm. Sa nabagit ko po kanina yung 68%. Yun. Dating nag-start po kami dito noong August ng 68%. Ngayon nasa 58%. So almost 10% po yung na-recover po namin na volume dahil nga po sa halos 2,000 na-repair po namin. Ibig sabihin, ang dami pa rin. Ang dami pa rin. Napakala 58%. Parang hindi naubos ang problema niyo sa tubo na, sa tumatagas na tubo. Ganun po talaga eh. So, actually, yun naman po yung rason kung bakit din po nagkaroon ng joint venture para at least makatulong. Pag-finance po ng mga proyekto, so syempre yung private entity po, yung may budget yun po yung gagawin. So, in the future naman po, yung kusakaling, syempre kailangan paghandaan natin yan, hindi yung tipong pagkaano na sakala natin pag-iisipan. Tuyo na sa kapa. So, ito po yung ano namin is nagtatayo po kami ng mga deep well. Kasi yun, at least, yung might eat, yung deep well po kasi dito, based sa pag-aaral naman ng NWRB, hindi pa maganda pa yung tubig natin sa ilalim dito po sa Quezon. Hindi pa rin kami magkakaproblema naman sa subsidence. Hindi pa naman po. Based po yun sa, hindi pa po siya kasama sa critical area. Kasi hindi naman natin papaabutin. Hindi naman natin papaabutin sa ganun. Pero sa ganun, ina-approvean kasi yun ng NWRB bago kami mag-drill. So, hindi naman sila mag-approve kung alam nila na critical na yung situation natin pagdating sa... Pero kung may, sa ganun, meron tayong maiit, meron din tayong mga diggings dito, mm-hmm. Pero meron pa bang tinitingnan meron pa po. Ano yung ano natin yung... Watershed po. Yung additional na source na tinitingnan natin dito sa taas na baka pwede. Halimbawa yung dito sa pagbilaw yung sinasabi ni ano. Sa Palsabangon. Sa Palsabangon. Yung may dam. So yun, may tapos yung dito rin po sa Tayabas, yung river, yung surface water naman po, na ititreat na lang namin. So pwede rin pong maging ano po namin yun. So fully by early next year. Ini-study po namin kung po posible. Hindi po siya bulk water. Iba pa yan. Iba pa po yun. Mm-hmm. Iba pa po yung ito sa surface water dito sa ano? Yun po yung pwede natin gawin. Dito sa yam, sa Dumakaa. Pwede ba yan? Hindi pa po namin yung na-check. Na-check pa lang po namin dito sa Tayabas, sa akin sa Palsabangon. Sige po, i-check po natin kung po pwede. Baka in the future, yun yung pwede po natin gawin. Surface water treatment facility po yung gagawin natin pagdagdag ng supply na po. Kasi yung tinitingnan po natin in the next few years, kung halimbawa yung mga agro-industrial na plants na plano for Lucena City, may mga requirements ng tubig. kung hindi natin kayang magbigay ng tubig, hindi tayo makakuha ng mga industriya na gustong pumasok dito. Tama po. Ito yung text pa, bago tayo magpaalam, mga text. Matapos. Sabi ni Kapitan Peter, sabi niya, in fairness naman po sa Prime Water, may tao po sila na pumupunta sa amin sa Barangay Hall para mag-update at mag-coordinate. Dati daw napunta si Ma'am Ara at si Joel. Yan po yung territory representative po namin and technical officer po namin. Sabi nito, dapat maghanap na kayo ng pwedeng pagkunan at pwedeng ma-treatment na tubig para sa hinaharap. Ano po ang ginagawa ninyo para mapanatili ang reserbang tubig? Nakikipagtulungan ba kayo sa DNR para magtanim ng puno? May watershed po kami. Mm-hmm. Dito po, saan yun? Sa Palsabangon din po. Pabilaw.
So, may tree planting kami. Hindi natin na pag-usapan yung pagbilaw sa susunod na doc. Isang araw pa. Isang araw pa. Para may ano naman po, pwede naman po tayong mag- pwedeng araw-araw si engineer, ibig sabihin, ha? Sa kanya na yung good morning, mga idol dito po sa Barangay Isabang. Puro ilang-ilang uno ang number. Ang problema po dito ay tubig. Wala po kasi kaming linya ng nawasa. Ayun, wala doon silang linya. Sana makabitan din ang hirap kumuha ng inuming tubig. Talaga po kayo magkakanawasa dyan. Walang linya eh. Puro poso-poso lang daw sila. Wala kaming pangulo ng purok. Isabang ito, Isabang. Purok ka ilang-ilang. Better living, pagkita ng better living at saka ng siyudad Maharlika. Purok ilang-ilang po. Ayun. Walang linya. Wala doon silang linya. Paano sila mag-apply kayo sa ano, sa prime water para magka- pero abot sila doon kung mag-apply sila. Abot naman po sir. Abot sila na. Ayun. May tulog naman po tayo dyan. Ayun. Ayun. Magandang balita. Mag-apply. Mag-apply kayo para kayo no, malagyan ng linya. Wala na? Wala na. Wala na. Okay. Nako. Eh sayang. Ngayon tayong oras eh. Pero palagay ko sumasakit-sakit na rin ang uli nyo eh no? Sa mga ano. Si Rodil. Palagay ko. Anong Nick, okay lang naman po yun, part ng trabaho namin. Kaya, saka mahal namin ang trabaho namin. Kung ano man po yung iba to sa amin, maganda or masama, tinatanggap po namin yan. Iyon mo mo nang may attitude sa mga customer, di ba? Pero hindi halata sa'yo, ano, sumasakit ang ulo mo. Pagkasidla kita yun. Napaka mahina ko ng mga taga prime water eh. Kahit na nagagalit siya. Pwedeng sabayan yun eh. Kung galit naman ng tao, sige, tayin mo lang mag-ano-ano sa'yo. Napanood kita sa Bandilyo, engineer eh. Tahimik na tahimik. Oo, kami yung mga tao eh, nang gagalit. Kasi pagkas. Pero nasa siya sulok na sabi, tumanda ako dito. Kasi pa si Manong ni. Kasi di ba kakakang sa ano na si Manong ni. Iba na itsura ko no. Pero maraming salamat ha, sa inyong pag pagpapaudlak sa aming panyaya. Kita nyo naman sa dami ng mga nagkaroon ng reaction dito. E palagay ko kahit papano naibsan sana yung kanilang mga reservasyon kaugnay sa serbisyo ng tubig na ginagawa nyo. Para Jeff, sa huling ano mo sa ating mga kababayan ha. So, amin po, maraming salamat po at kami po ay binigyan niyo po ng pagkakataon na maging guest po ninyo sa araw na ito. So, sa mga aming kababayan, mga consumers po namin, so tuloy-tuloy naman po ang aming pong mga proyekto, mga initiatives na ginagawa namin para doon sa mga areas na kasalukuyan na hindi pa po ganun kaganda supply ng tubig. So, kami po ay humihingi po ng, again, ng pangunawa para doon sa mga proyekto dahil minsan it will require some time para po matapos po namin para mapadaluyan po namin kayo ng tubig. Rest assured na bukas naman po ang opisina namin, so pwede po kayong tumawag o pwede po kayong pumunta sa aming opisina para mag-update o magbigay po sa amin ng hinaing. And kami po is dadagdagan na rin po namin ng aming pong time na makipag-coordinate po sa mga tao, magbigay ng public consultation para at least mas ma-update po kayo dun sa mga initiatives na ginagawa po namin. So, makasigurado naman po kayo na ginagawa naman po namin ang lahat para masolusyonan po namin yung mga ibang mga areas na hindi pa po nagkakaroon ng supply ng magandang daloy ng tubig. Okay. Thank you, Jeff. Rodil, thank you ha. Tsaka kay Engineer Aris, thank you so much. Kusyala? Sa inyo pong lahat, sana ay yun, gumanda nga ang servisyo. Kasama po yan sa sadyang pangangailangan ng ating mga kababayan. At ito po si Kusyala Sunshine, happy weekend na. Sana ay makabawi ng pahinga ngayong mga susunod na Sabado at Linggo para sa ating lahat. Salamat ng marami sa inyong ginawang pagsubaybay dito po sa Umagang Tambayan. Sana hoy napulutan niyo ng ano, ng aral at pagkaunawa ang programa ngayong umagang ito. Ako po si Ray Brion. Good morning. Bye-bye. At siyempre po si Chris na wala na. Ayun. O sige. Pagpapaalam na lang kita. At ako po naman si Manong Nick Pedro. Goodbye, baby.